How's it going, mga kamats, mga kaibigan? It's your boy, Nico David, and maganda ang pag-uusapan natin ngayon kasi it's about Ramon Ang and Joshua Mojica. So, let's go. Then dapat, huwag natin isipin yung pera-pera kung magkano pera mo. Ang kailangan natin maalala, ganong karaming tao matutulungan natin at kung paano gumaang ang buhay ng mga taong makakasama natin. Eh, yung pera, measurement yun. Para sa akin, hindi yun ang measurement ng success in life eh. Ang success in life measurement is ang saya mo kasi nako natulungan ko yung mga kaibigan niya, nagka-trabaho na mabuti. Pa-explain mo bakit yung ibang tao sinasabi na money doesn't buy happiness. Wala silang pera. Yun lang yun. Kaya sinasabi nila na hindi nabibili ng pera ang kasiyahan. Wala silang pera. They don't have any. Lahat na nagsasabi ng money doesn't buy happiness, they don't have any. Kasi unang-una hindi mo mapapasaya ang buhay mo, hindi ka masasaya kapag yung pamilya mo maginhawa ang buhay. Totoo. Hindi ba masaya yun? Totoo. Hindi ba masaya yun na kapag kailangan ng gamot ng isa sa kapamilya mo na papagaling mo agad siya dahil may pera ka? So si Sir Ramon Ang po ang majority stockholder ng San Miguel Corporation. He is worth billions of dollars, behind the M, and in dollars pa. Si Kangkong Chips naman, si Boy Kangkong Chips, CEO extraordinaire, sigurado naman milyonaryo yan, with an M, siguro in pesos siguro, and aabot siguro in dollars. But then again, if you compare the two, kung sino yung mas mayaman sa kanila, si Ramon Ang yun. But si Ramon Ang doesn't value money as much as he does. What Ramon Ang values is his silbi sa mundo, his purpose in life. Kasi hindi mo naman talaga dadalhin yung billion na yan pag namatay ka eh. Eh kaso nga lang naiintindihan ko rin naman si Josh in a way na kailangan mo talaga ng pera para maging para mag-function ka sa mundo na to. But the thing is, if ang point mo naman lang talaga ay gusto mo lang pasayahin yung tao sa paligid mo, kasi parang yun yung sinasabi ni Josh towards the interview na yo. Gusto kong umaman para kunyari may problema sa pamilya, kaya kong sagutin agad. I understand that. But then again, you have to be more practical. Hindi lahat ng tao magkakaroon ng Kangkong Chips Empire. Hindi lahat ng tao magkakaroon ng San Miguel Beer Corporation. Okay? Not everyone of us will have that. But everyone of us can work hard. Everyone of us can save money. Everyone of us can prepare for rainy days. Yung mga tragedy sa buhay natin. We can prepare for that. And of course, every one of us has the capability to make other people happy without the money. Sasabihin, kasi ang rinibat sa akin ng mga fanboys ni Kangkong Chips eh, wala kasing pera. Siguro I don't have as much as Josh. But you know, happiness is really relative sa kalagayan ng buhay nyo. And what I want you to understand is that kung hindi ka man naging milyonaryo, okay lang yun. Kasi parang yun na yung naging takbo ng social media ngayon eh. And coming from a billionaire, nasasabihin niyang ganun, the money, I don't care about it. And if pakikinggan nyo yung interview niya with Kato Nying, sasabihin niya dito, mga kamats, mga kaibigan, that most of his money ginagawa niya to improve the Philippines. Hindi para bumili ng fancy cars and all that jazz, mga kamats, mga kaibigan. And siguro, our discussion would go through their developmental stages in life. Kasi merong akong theory na gustong i-introduce sa'yo. But sa inyo. But then again, pakinggan muna natin sila ulit. Hindi, lahat ng anak ko, ganun ko pinalaki. Yung anak kong panganay si Paul, nung siya ay elementary, pinapadala ko yan doon sa talyer ni Mr. Gawangko. Pinapasamahan ko yan sa mga mekaniko niya. Every summer, nandun siya. Doon siya sumasabay kumakain ng tanghalian. Ay, lumaki na maayos. Apo. Hindi ko po problemahin yun. Eh pare, kung pinalaki mo yung mga anak mo malalaking ulo, baka makipagsuntukan sa security guard sa kali yun. Apo. Pero pag pinalaki mo ng simpleng tao, ay,
pare, hahaba na buhay nun. Tayo nagyayabang tayo kasi para ipakita na posible. Hindi tayo nagyayabang para kaingitan nyo, no. Kung tama yung mindset mo at titingnan mo kami, kaming mga nagpapakita ng magandang kotse, halimbawa, inspiration siya, man. Ako dati, pag may mga bobomba sa akin na Ferrari, ah, magigigil ako. Ba't wala ako nun? Ba't sila may ganun? Ba't ako wala, diba? Yes, yes. So, inspiration talaga siya. Totoo. Fuel siya, drive siya. So, ganun mo dapat siya tingnan. Nagyayabang kami para patunayan namin na posible. At para magkaroon pa ng mas maraming kagaya namin. You know what? I understand, Josh. Kasi wala siyang Ramon ang sa buhay niya. What he has is yung mga materyosong mga tao na uunahin yung flex kaysa ayusin yung brand nila dito sa social media. Or siguro, yun talaga yung kalakarang dito sa social media because of the Andrew Tate phenomenon. But my point here, mga kamatis, mga kaibigan, is that si Ramon ang tinuturo niya sa mga anak niya is hindi maging materialistic. Gets nyo? Na, yes, kaya ko kayong ibili ng Ferrari at kaya kong, at yung mga Ferrari na yan, pwede nyong ibomba yan sa harap ng mga kaibigan nyo. Pero, that is not what I'm teaching you. I am teaching you the value of humility and be more empathetic sa kalagayan ng mga taong nasa baba nyo. Be one with them. Tignan nyo yung buhay nila so you can appreciate what you have in life. Si Josh kasi, of course, galing sa hirap. Of course, hindi naging madali yung buhay niya. So, binibase niya yung success niya through material means. And you know, that is a fairly simple way of understanding life. Ang idea kasi rito, kaya daw niya fineflex yung mga yon, is to inspire people. Actually, it's kind of annoying in my opinion kasi parang you come off as insecure na kailangan mong i-flex yung sasakyan mo para ma-validate na successful ka. Si Ramon Ang, hindi niya kailangan mag-flex. You just know that he is Ramon Ang and he is worth $4 billion. He doesn't need to show Ferrari. Yung Ferrari yung lumalapit sa kanya. Nakuha niya yung difference na yon. Kasi ito yung alam niyo yung mga taong bumibili ng mamahaling cellphone para they look the part. Ganito si Josh actually, kaso ibang level lang. Kung nasa group siya ng mga millionaires, nakukuha niyo the real 1% actually, they don't need to flex anything. Their achievement speaks for themselves. Ika nga. Pero still miskin nasa taas na sila, they still value the existence of the people beneath them. They try to help them, they try to be more empathetic to their situation in such a way na yung mismong mga anak niya, tinuturuan na makasilimuha kayo sa mga tao. Ang point dito, mga kamatis, mga kaibigan, si Ramon Ang is teaching his children to be more empathetic to the people beneath him. I hope one day itong si Josh finds a mentor much like Ramon Ang who would teach him values instead of being an asshole dito sa social media. I'm sorry, Josh, ha? You're a good kid. Pero, alam yon, siguro it's getting in your head, yung CEO shit na to. Try to go back to school. Kahit wag... Importante kasi yun eh, yung values formation sa school. Yun yung ituturo sa'yo nun eh. Yes, you are successful sa paggawa ng kangkong, pero until when? Si Ramon Ang kasi is a mechanical engineer. Na-condition nyo, nabubuting tingin nyo bilang isang mechanical engineer po. Hindi po. Tawagin natin bilang isang mekaniko. Pagka nasa-solve natin yung mga sira, nare-restore natin yung mga lumang kotseng puro tulo at ayaw umandar, hindi nakakatuwa. At habang ginagawa ko yung mga yan, marami din ako mga helper na tinitrain para matuto itong mga to. Hindi po yan ginagawa para kumita. Ginagawa yan para sa educational program ng mga bata. Ginagawa natin yan for the satisfaction of being able to pick something. Wala akong masyadong believe sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas. Kasi karamihan ng na-experience ko sa journey on how to have a successful life, wala ako halos nagamit masyado. Nagaling sa eskwela. Ito seryoso to, ring talk lang. Wala talaga ako halos nagamit. Ang nagamit ko is self-earned knowledge. Yun ang mga nagamit ko. Kasi naniniwala ako na yung school, para ano, it could make you a living.
Yung sarili mong pag-aaral, it can make you a fortune. It will make you a fortune. So doon talaga ako nag-focus. Tsaka hindi na din ako babalik sa college. Hindi na. Kasi ang focus ko ngayon, I will try my best to go hard on this business. Gagawin ko lahat, aaralin ko lahat to have a really successful business. So, mga kamads, mga kaibigan, this would be the last part nito. Siguro mamaya po, magtatry ako mag-live para mas detalye. And yung mga psychological concepts din, dun ko na rin i-discuss. Pero let's talk about muna yung mechanical engineering or yung pagiging mekaniko ni Sir Ramon dito. Hindi niya sinabi na tawagin mo ang engineer, no? Kinorek niya si Tonying, si Katonying, na sabi niya, call me a mechanic. Yung pagiging mechanical engineer, it is a very, very hard course. One of the hardest courses yan. Naalala ko nung college kami. Sinasabi ng mga kaibigan ko yan eh. So, mahirap yung course na yan. Pero, sigurado naman, yung natutunan niya sa mechanical engineering, yes, na-apply niya, pero hindi niya nagamit lahat. Hindi niya sinabing, walang kwenta kasi yung engineering, engineering school ko eh. Kasi hindi ko naman nagamit lahat yun eh. Of course, building an empire requires more than just your degree. It requires a lot of people, a lot of manpower, a lot of intelligence to build the San Miguel Beer Empire. But then again, hindi niya in-undermine, hindi niya sinabi na walang kwenta kasi ang degree ko eh. Kaya ako, self-study lang ako. No, that's not it. Ang sinabi niyang ganun, yung pagka-mekaniko niya is trying to build a better education program and help other people to teach them how to fix things. Gets? So, and the ending, everybody around dun sa kanyang, around him, benefits from his knowledge. Saying that the school system is bulok kasi hindi mo nagamit is undermining everyone, 99.9% ng mga nag-iiskwela ngayon. Parang ginaslight mo yung buong school industry. Na parang putya, hindi, kasi yumaman ka without using the school. It doesn't compute na hindi, wala nang kwenta ang eskwela. Maybe, dun sa sitwasyon mo, since nakadanggit ka ng Kang Kong Chips Empire, sa'yo siguro, pero not for everyone. Yung school na yon will always give you the pertinent knowledge and pertinent skills that would help you in life along the way. Yung values na lang natututunan nyo sa GMRC, that's more than enough for you to be a better person. So ako, ikaw Josh, kung ayaw mo mag-aral, bahala ka. Call mo yan, it's your life. Ikaw yung mayaman eh, kami yung sakto lang. Pero ang akin lang din, don't preach na walang kwenta yung school. Meron pa rin. Even Ramon Ang is saying na, hindi ko ginagamit yung engineering skills ko or yung pagka-mekaniko ko para pagkakitaan. Pero it is satisfying. The journey to knowledge is always satisfying. Understanding something is very satisfying. I am satisfied kasi I understood life a little bit better from hearing two perspective. Mga kamads, mga kaibigan, later on tonight, let's talk about this, yung psychological perspective naman nito. Pag-usapan natin yun in great detail. Marami kong i-add doon. For now, mga kamads, I have to leave you. Josh, please find a mentor like Ramon Ang. And Sir Ramon Ang, maraming salamat po sa wisdom and knowledge. Nico David out. Peace po. Gege.